Okay, good day mga boss. Mag-change oil tayo ng Renner 150 Fi. Ano ba yung mga pinapalitan pag nag-change oil tayo? Kung bago pa yung motor mo, kailangan first 1 month or 1,000 km ma-change oil mo na or maibalik mo na sa kasa, sa pinagkuhanan mo. Dapat ma-change oil mo na yan para magkaroon ka agad ng record sa kasa na katunayan na binalik mo sa kanila after 1 month. So yun ang importante sa mga nakabili ng bagong unit. Pagde-drain pala ng langis sa pag-change oil pala mga boss, kailangan yung engine natin medyo warm na dapat siya. Hindi naman pwede yung sobrang lamig dahil mabagal yung kanyang pagbagsak ng langis. Sa pag-drain ng oil, gagamit tayo ng T-wrench na 14 mm. So ang pagluwag, counterclockwise. Ito po yung kanyang drain plug. Ayan. Ang pihit natin ito ay counterclockwise. Pipitikin lang natin siya ng bahagya para mabilis siyang maluwagan. Ayan. Ayan. At I advise na tuwing change oil, magpapalit tayo ng drain plug washer. Ito po yung kanyang drain plug washer. Bakit natin ito pinapalitan mga boss? So dahil ito yung kanyang nagsisilbing gasket doon sa butas ng drain plug natin, sa pinaka-thread dito. Siya yung nagsisilb ng langis para hindi siya tumagas. So, tingnan natin ang itsura. So ayan, napipit-pit din siya. So pag sobrang nipis na siya, pag sobrang nipis na yung kanyang gasket or kanyang washer, drain plug, may tendency malos thread ang kanyang drain bolt. Dahil sa part ng drain plug natin, sa pinakataas niyan, mapapansin mo yung thread, may parang hangganan lang siya doon. So pag sinagad mo ng higpit yan, kakainin yung thread dun sa thread ng engine mo dito sa dulo. So dun magsisimula ang pagkalos thread ng thread mo. So ang halaga ng nito, 50 pesos sa ating 3S shop. Dalawang klase ito, mayroong tig 50 pesos, mayroong tig 20 pesos pang smash. So ito yung pinapalitan natin tuwing change oil. So kung wala ang pamalit, dandahan mo lang yung pagpihit. So yung tamang higpit lang ay kung mayroong kang torque wrench, 11 newton meter lang ang kanyang higpit para hindi siya ma-over. So ito yung kanyang bagong gasket na ilalagay ko. Ayan. So bakit dalawa? Yung isa doon para sa kabila, papakita ko sa inyo mamaya. Tsaka yung o-ring ng oil filter, ito mga boss, importante na meron siyang o-ring doon sa oil filter, no? Dito yan.
So, buksan na natin. So, yung o-ring na to mga boss, yung goma na to, dito yan sa butas na to. Susukatin natin mga boss, ah. Ang purpose naman nito mga boss, dyan, siya rin yung nagsisil upang hindi makapasok yung mga dumi sa loob ng engine natin. So ito, lalapat siya doon sa engine natin. So kung wala yung o-ring, useless din yung oil filter mo, dahil hindi niya masisil yung maliliit na dumi. Ayan, yun yung purpose ng o-ring natin. So may time na tumitigas to, kaya kailangan natin din palitan. So, I recommend every change oil or every replace oil filter, replace it o-ring. Then yung o-ring din ng takip ng oil filter, palitan din natin. Okay, so ang halaga nito 20 pesos. Then itong malaki 30 pesos. Okay? So hayaan lang muna natin tumulo 'yan. Dun tayo sa kabila. Okay, nandito tayo sa kanang bahagi ng ating motor. Ayan, bandang clutch. Dito mapapansin mo dito mayroon siyang drain plug ulit, no? So, dinidrain din natin yan dahil dito rin may naiipon siyang dumi na nanggagaling sa yung nanggaling sa oil filter natin. Dito siya babagsak yung dumi. Dinidrain din natin yan. Kaya yung drain plug washer natin, dalawa yung papalitan natin. Ayan, bubuksan natin. Bukas nito, counterclockwise ulit. Ayan, pipitikin lang natin. Bago ka magbukas pala po ng oil filter, ito muna yung unahin natin bubuksan. Kasi para pagbukas mo ng oil filter, hindi natutulo yung langis o nagagapang dito sa dito. Pag nagbukas ka nyan, lalawa yan dito. Kailangan ito muna yung una mong bubuksan. So ito rin yung washer ng drain plug din. Ayan, budbud na rin siya. Ayan, papalitan na rin natin siya. Ngayon, kapag wala nang tumutulo na langis, pwede na natin buksan yung oil filter cap. Ayan, walang tumulong langis dahil na-drain na natin dyan sa baba. Ayan, ito yung itsura ng oil filter natin ngayon. After 1.5 kilometer, yun yung o-ring, yung sinabi ko kanina, yung o-ring na yan. Ayan, dapat nandyan yan sa loob dahil siya yung nagsisil ng dumi para hindi makapasok. Ayan, so papalitan natin siya ngayon. Ayan,
Testan natin siya ng bago. Punasan muna natin yung loob. Ito yung bago. Tingnan na natin yung bago. Compare muna natin kung lumaki ba siya. Ito yung luma. Ayan, parang namaga na siya. Ito yung bago. Lagyan natin yung bago. Ayan. Ayan. Lagyan na natin yung bagong oil filter. So, ang part number pala ng oil filter ito. Yan yung part number ng oil filter. Pasok na natin. So kailangan yung part na ito nasa bandang engine, sa butas na yan, kasi hindi papasok siya na baliktad, no. Yan yung o-ring, papalitan din natin yung malaki. Then yung drain plug natin, ilalagay natin yung bagong gasket. Ito yung bago natin gasket. Sa pag-install ng bagong washer, hindi pwede siya magkabaliktad dahil tatagas siya. Yung parang cone o yung patulis, dapat yan sa ilalim. Ayan, ilalim dapat siya. Yung flat, yan yung lalapat dun sa crankcase natin. Kaya ang pag-install nito, ito dapat siya. Ayan. Yung matulis banda dun sa ilalim nilalagay. Okay. So sa paghigpit natin ng drain bolt, kailangan tamang higpit lang para iwas loose thread. So para maging tama yung higpit natin, gagamitin natin siya ng torque wrench. So kailangan 11 Newton meter ang kanyang higpit. Ayan. Nakuha niya na yung tamang higpit. Itumunog na yung ating torque wrench. Okay, lipat din tayo sa kabila. Yun, dito na tayo sa kaliwang bahagi ng makina. Ito yung isang basket. Kagaya lang nung kanina, yung flat surface kailangan sa ibabaw siya. Ayan. Yung matulis sa ilalim. Ayan. Kakamayin muna natin siya pagpasok doon. Hand tight lang muna natin. Yung torque din ito 11 Newton meter din.
pag narinig mo yung click sound sa torque wrench, ibig sabihin yun na yung tamang higpit niya. So kailangan isang click lang siya para yun yung tamang sukat niya. Okay, salina na natin ng bagong langis. Iba tayo sa kabila. Yung langis na gagamitin natin, mga boss, Suzuki oil 10W40 mineral oil. So itong langis natin, every 1000 km or maximum 1.5 dapat ma-change sila natin kaagad para maganda yung ano natin, engine natin, hindi siya kakapitan ng mancha or itim kaagad yung loob. Pwede naman tayong gumamit ng synthetic oil. So siyempre i-maintain natin yun, kasi pag gumamit tayo ng synthetic oil, minsan inaabot natin ng 4000 km. So pag gumamit tayo ng ganong langis na pinapaabot natin ng 4000 km, so monthly check din natin yung, or tuwing gagamitin natin, check natin siyempre yung level ng langis. Kailangan nasa gitna lang siya sa oil window nito, dito sa salamin. Mas maganda kung naka full synthetic ka, kung meron kang budget. So dahil pang araw-araw lang ang motor natin na ginagamit sa trabaho, bahay-trabaho, standard oil lang tayo. Okay, so ang capacity nito, pag nagpalit tayo ng oil filter, ay 1400 ml. Pag hindi naman tayo nagpalit ng oil filter, 1.3 ml. So ibubuhos muna natin yung 1 litro gamit tayo ng embudo. Susukat tayo ng 400 ml. Salin natin yung 400 ml. Kung wala kayong measuring cup or yung pangsukat ng 400 ml, kahit din kung wala kayong ganitong pitchel na may numbers para masukat yung 400 ml, okay lang. Mag-base na lang tayo sa oil window kung saan makikita nyo yung level ng oil dito sa crankcase. Makikita nyo dito meron dyan na F saka L, kailangan nyo nasa gitna. So kung wala kang pansukat, salinan mo siya hanggang dito sa F. Tapos takpan mo muna to. Then pandarin mo siya ng mga 30 second para umakyat yung langis dito sa oil filter, then doon sa taas, para mag-circulate muna siya. After 30 second, patayin mo ang makina. Pandarin ko muna, mga boss.
pagkatapos ng 30 second makikita mo dito bumaba yung level niya. Makikita mo dyan bumaba yung level niya. So kung dito sa makikita mo dito, ayan yung tamang level niya nasa gitna lang. So kung after mong panda rin ng 30 second at wala ka makita ditong langis, antayin mo siya ng 1 minute. Kung wala pang umakit na ganito, dagdagan mo siya, dapat sa kalahati lang. Ayan, yan yung tamang level ng langis. Ayan, nasa kalahati lang dapat. Okay, maraming maraming salamat ulit sa inyong mga support at sa inyong panonood. Hanggang sa muli, maraming salamat.